dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal. May mga pagkakataon na kahit ibigay mo na ang lahat-lahat sa isang tao, ay pinipili ka pa rin nilang iwanan para sa iba na sa tingin nila ay mas higit sa'yo. Para sa iba ay napakadali lang nabitawan ng isang relasyon dahil sa nakakita sila ng ibang tao na akala nila ay mas magiging masaya sila. Ngunit paano kung ang taong nang iwan sa'yo at nagwasak sa iyong puso ay ibinalik ng taong umagaw nito sa iyo? Tatanggapin mo pa rin ba siya? Sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay niya sa iyo. Dear Papa Dudut, magandang araw. Itago mo na lamang po ako sa pangalan na Dahlia. 42 years old na ako at meron akong tatlong anak. Nakasubscribe po ako sa Papa Dudut YouTube channel, Kaistorya at maging sa Papa Dudut Family YouTube channel. Dalawa sa anak ko ang kasama ko sa aming bahay dahil ang aming panganay at nag-iisang babae ay nagtatrabaho na sa ibang bansa. Maaga akong nabuntis, Papa Dudut. Hindi ko itatanggi na naging mapusok ako ng mga panahon na yon. Nabuntis ako ng boyfriend ko na si Lloyd habang nag-aaral pa ako sa college. Halos isumpa ako ng tiyahin ko na nagpapaaral sa akin at nagalit talaga siya sa akin. Inihinto na niya ang pagsusustento sa aking pag-aaral at sinabi niya na mas mabuti pa na umuwi na lamang ako sa amin. Talagang na-disappoint siya sa akin at naintindihan ko naman kung bakit. Ayokong umuwi sa amin na buntis ako kaya kinausap ko si Lloyd. May trabaho na siya noon dahil mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Nang sabihin niya na pananagutan naman niya ako ay sobra akong natuwa. Pansamantala niya akong inuwi sa bahay nila kung saan ay kasama niya ang buong pamilya niya. Ang akala ko pa nga noon ay hindi magiging maganda ang trato ng pamilya ni Lloyd sa akin. Pero naging mabait sila sa akin. May kaya sa buhay si na Lloyd, Papa Dudut, kaya hindi naging problema sa amin ang pera. Matapos kong manganak ay tinulungan kami ni Lloyd ng parents niya para maikasal kaming dalawa. Mas maganda raw kung may basbas ng simbahan ang aming pagsasama. Pumayag kaming dalawa ni Lloyd at nagpakasal kami sa simbahan. Bilang regalo, ibinigay ng Papa ni Lloyd ang isang hindi kalakihang lupa para pagtayuan ng aming bahay. Dahil sa nakita ko na maganda ang takbo ng kapalaran para sa aming dalawa ay nasabi ko pa noon na hindi ako nagkamali sa desisyon ko na huwag umuwi sa amin. Naging masaya naman kami ni Lloyd sa mga unang taon ng aming pagsasama. Responsable rin siya bilang isang ama. Hindi na ako bumalik pa sa pagtatrabaho dahil sa kagustuhan na rin ni Lloyd na ako ang mag-alaga sa anak namin. Fast forward na, Papa Dudut. 30 years old na ako noon at tatlo na ang anak namin ni Lloyd. Tapos na rin ang bahay na ipinatayo ni Lloyd sa lupang ibinigay ng tatay niya sa kanya noong ikinasal kaming dalawa. Nag-request din ako kay Lloyd na baka pwede niya akong bigyan ng puhunan para makapagpatayo ako ng sari-sari store sa tapat ng aming bahay. Saka para meron din akong ibang pinagkakaabalahan. Hindi ka na nga magkanda-ugaga sa mga ginagawa mo sa bahay at sa mga anak natin. Magdadagdag ka pa ng gagawin mo. Huwag ka nang magsari-sari store. Abala lang yan sa'yo. Ang bahay ang bigyan mo ng focus at huwag kung ano-ano. Yun ang sinabi sa akin ni Lloyd. Pero dagdag din yon sa income natin, pangangatwiran ko. Income? Magkano lang bang tinutubo ng mga tinitinda mo? Hindi, pasensya ka na pero hindi kita papayagan sa ideya mo na yan, Dahlia. Tutol ni Lloyd sa akin. Kung ayaw mo ng sari-sari store, magbibake na lamang ako. Marunong naman ako eh. May oven naman tayo rito sa bahay, pwede kong ibenta yon. Mas hawak ko ang oras ko kapag ganun, ang sabi ko. Dahlia, hindi pa ba sapat sa iyo ang ibinibigay ko sa iyong pera? At nakakapag-isip ka pa ng mga ganyan?
Tanong ni Lloyd na parang galit siya. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang makatulong sa iyo sa mga gastusin natin dito sa bahay. Ang malungkot kong sabi. Hindi tayo naghihirap para tulungan mo pa ako. Malaki ang sweldo ko na nasusuportahan tayo. Kaya tigilan mo na yung mga iniisip mo. Itong bahay at mga anak natin ang trabahuhin mo. Ang sabi pa ni Lloyd. Dahil napansin ko na kahit na anong gawin kong paliwanag kay Lloyd ay hindi siya papayag sa gusto ko, ay hindi ko na siya pinilit pa, Papa Dudut. Saka baka maging dahilan pa yon ng pag-aaway namin, eh ayokong mangyari yon. Sinunod ko na lamang ang gusto niya at nag-focus na lamang ako sa mga anak namin at sa mga gawaing bahay. Naisip ko kasi ang bagay na yon dahil meron akong mga kaibigang babae na nagtatrabaho at nagbe-business at nakakaingit lang na nagagawa nila ang mga yon kahit meron na silang asawa. Iyon nga lang ay natapat ako sa asawa na hindi sang-ayon sa ganon. Dahil na rin sa pagtuto ko sa mga anak namin at sa bahay ay nawala na ako ng time para sa aking sarili. Hindi na ako nakakapag-ayos. Mas inuna ko ang mga bagay na sinasabi sa akin ni Lloyd. Nang makipagkita nga ako sa mga kaibigan ko ay pinayuhan nila ako na mag-ayos dahil baka raw mawala ng gana si Lloyd sa akin at humanap ito ng iba. Ipinagtanggol ko sa mga kaibigan ko si Lloyd at sinabi ko na hindi yun magagawa sa akin ng asawa ko. Sabi ko pa ay honest and faithful si Lloyd sa akin. Saka magloloko pa ba siya e tatlo na ang mga anak namin. Huwag daw ako maging kampante kasi nga yung marami ng anak ay naiisipan pa rin ng lalaki na mambabae. Kampante ako ng mga panahon na yon na hindi ako lolokohin ni Lloyd. Wala naman kasi akong nakikitang signs na may ibang babae ang asawa ko, Papa Dudut. Maaga pa rin siyang umuwi at hindi siya nawawala ng gana sa akin pagdating sa kama. Kaya hindi ko iniisip ang mga sinasabi ng mga kaibigan ko kasi wala talagang basihan para pagdudahan ko si Lloyd. Ngunit dumating ang panahon na napansin ko nang parang wala nang gana si Lloyd sa akin. Minsan na lamang kaming magsiping at kung dati siya ang nauunang mga labit, ay ako nang gumagawa noon. Ang masakit pa ay nire-reject niya ako palagi. Unti-unti na akong nagduda kay Lloyd hanggang sa hindi ko na napigilang itanong sa kanya kung nagsasawa na ba siya sa akin at baka meron na siyang ibang babae. Diyos ko naman, Dahlia. Nagpapakapagod ako sa trabaho para makapag-provide sa pamilya natin tapos pagdududahan mo pa ako. Nakakasama ka naman ng loob. Ang galit na sabi pa ni Lloyd. Nagtatanong lang naman ako, Lloyd. Napansin ko kasi na parang ayaw mo na akong makasiping. Turan ko. Sinabi ko na, diba? Pagod ako palagi sa trabaho. Mas gusto ko pang magpahinga at matulog sa gabi kasi yun na lang ang oras ko para sa sarili ko. Mabuti ka nga, dito ka lang sa bahay. Kahit na anong oras ay pwede kang humiga at magpahinga. Bulyaw pa niya. Gusto kong sabihin kay Lloyd na mali siya ng inaakala. Gusto kong sabihin na kahit nasa bahay lamang ako, ay hindi ako nagpapahinga sa dami ng dapat kong gawin sa pang-araw-araw. Yung pag-iisip pa lamang ng lulutuin kong ulam ay hirap na ako. Pero hindi ko yon sinabi sa kanya at baka mas lalo siyang magalit sa akin. Isang araw ay nagpaalam ako kay Lloyd na pupunta ako sa birthday ng kaibigan ko. Wala siyang pasok ng araw na yon, Papa Dudut, habang ang panganay kong anak at pangalawa ay nasa nanay ko. Nang umalis ako sa bahay ay si Lloyd ang bunso namin ang naiwanan. Habang nasa bahay ako ng kaibigan ko ay hindi ko maintindihan kung bakit balisa ako at gusto ko na kaagad na umuwi sa bahay. Naalala ko ang bunso ko at si Lloyd. Naisip ko na baka ganon ang pakiramdam ko ay dahil hindi ako nakapagluto ng pagkain para sa hapunan nila. Nagpaalam na ako sa kaibigan ko at ang sabi ko ay uuwi na ako. May inuman pa mamaya eh. Mamaya ka na umuwi, Dahlia. Minsan ka na nga lang namin makasama. May pagtatampong sabi sa akin ang kaibigan ko. Sorry talaga pero kailangan ko nang umuwi. Happy birthday na lang ulit. Sabi ko at niyakap ko ang kaibigan ko bago ko umalis sa kanila. Pagdating ko sa bahay namin ay naabutan ko ang bunso ko na nasa harapan ng TV. Mag-isa siyang nanonood. Tinanong ko siya kung nasaan ang papa niya at ang sagot niya ay nasa kwarto.
May kasama raw ang papa niya sa loob at sinabi sa kanya na manood lamang siya ng TV. Bata pa ang bunso ko ng panahon na yon kaya wala pa siyang kamalay-malay. Hindi muna ako nagkaroon ng kung anong hinala at baka kasi katrabaho lang ang sinasabi ng anak ko na kasama ni Lloyd sa kwarto. Pumunta na ako sa kwarto namin at sakto na hindi nakalak ang pinto. Pagbukas ko ay bumungad sa akin si Lloyd na nakapatong sa isang babae. Pareha silang walang suot na damit at pakaramdam ko noon ay gumuho ang mundo ko. Napatulala na lamang ako habang silang dalawa ay nagmamadaling nagbihis ng damit. Ako pa nga ang nahiya sa kanila dahil sinarado ko ang pinto. Wasak na wasak ang puso ko sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Yun na yata ang pinakamasakit na naramdaman ko sa buong buhay ko. Yung nakita mo ang asawa mo na may ibang kasiping at ginagawa pa nila yon sa mismong kama ninyong dalawa. Pinigilan ko ang umiyak, Papa Dudut. Dinala ko muna ang bunso ko sa kwarto nila ng mga kapatid niya at saka ako lumabas. Kumatok ako sa pinto ng kwarto namin ni Lloyd at pinagbuksan ako ni Lloyd. Naroon pa rin yung babae. Ano to, Lloyd? Akala ko ba ay wala kang babae? Galit na galit ka pa sa akin nang pinagdududahan kita. Yun naman pala, totoo lahat ng hinala ko sa'yo. Paano mo nagawa sa akin to? Sinunod ko naman lahat ng gusto mo. Tapos dito ay ginagawa niyo pa yung kahayupan na yan? Umiiyak kong sabi. Hindi ko rin to ginusto. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko na mahalin si Lorraine, na kayo kong sabi pa ni Lloyd. Tuluyan ang gumuho ang mundo ko nang malaman ko mula mismo kay Lloyd na mahal niya ang kabit niya. Ibig sabihin ay hindi lang tawag ng laman ang nararamdaman niya para kay Lorraine, kundi meron talagang emosyon. Nang umalis na si Lorraine ay nakiusap ako kay Lloyd na handa akong kalimutan ang nakita at nalaman ko. Basta tigilan na niya si Lorraine. Pero ang sabi niya ay mahal niya si Lorraine at nakapangako na siya sa babae niya na hihiwalayan ako. Naghahanap lang daw siya ng tamang pagkakataon para sabihin yon sa akin. Hindi na raw niya kasi ako mahal. Ang sabi pa ni Lloyd ay wala akong dapat na ipag-alala kasi kahit magkahiwalay na kami ay tuloy pa rin ang sustento niya sa akin at sa tatlo naming anak. Siya na lamang daw ang aalis dahil doon na siya titira sa bahay ni na Lorraine. Hindi rin ako makapaniwala nang malaman ko na tanggap si Lloyd ng pamilya ni Lorraine kahit alam na mga ito na meron itong asawa at mga anak. Kahit si Lloyd ay may kasalanan, ay ako pa rin ang nagmakaawa sa kanya. Sobra kong ibinaba ang sarili ko at lumuhod ako sa kanya sa harapan niya at kulang na lamang ay halikan siya sa paa para lamang huwag niya akong hiwalayan. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kayang ipaliwanag sa mga anak namin na magkakahiwalay na kami. At ang sagot niya ay dapat kayanin ko dahil ako ang nanay. Araw-araw akong nagmakaawa kay Lloyd, Papa Dudut. Sinabi ko na kung ang itsura ko ang problema ay mag-aayos na ulit ako at magpapaganda para sa kanya. Wala na raw magagawa yon kahit na magpaganda pa ako dahil si Lorraine na talaga ang bagong mahal niya. Sa araw ng pag-alis ni Lloyd ay sinundo pa talaga siya ni Lorraine. Naroon ang kabit niya sa bahay namin at tinulungan pa niya sa pag-iimpake si Lloyd. Iyak ako ng iyak habang pinipigilan ko si Lloyd sa pag-alis niya sa bahay. Para na nga akong mababaliw ng oras na yon, Papa Dudut. Pati ang mga anak namin na naguguluhan sa nangyayari ay nag-iyaka na rin pero parang bato na ang puso ni Lloyd at kahit ang iyak ng mga anak namin ay hindi siya nagawang pigilan. Nang hindi ko makumbinsi si Lloyd ay si Lorraine na ang pinakiusapan ko. Lorraine, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong kunin sa akin ang asawa ko. Kailangan namin siya ng mga anak ko. Kahit wag na ako ang isipin mo. Ang mga bata na lang ang umiiyak kong sabi kay Lorraine. FYI, hindi ko siya kinukuha sa iyo. Siya ang kusang gustong sumama sa akin. Saka napag-usapan na namin ni Lloyd na hindi niya pababayaan ang mga anak niya. Hindi ko man lang nakitaan ang pagkaawa si Lorraine. Parang awa mo na, Lorraine. Kausapin mo si Lloyd. Sabihin mo na na huwag siyang umalis. Okay lang sa akin kahit magkita kayo basta dito pa rin siya uuwi. Patuloy kong pagmamakaawa. Huwag mo na nga akong inuutusan, Dahlia. Tanggapin mo na lang kasi na ayaw na sa'yo ni Lloyd.
Kung mahal mo talaga siya, hahayaan mo siya na maging masaya sa akin. Ang mataray na wika pa ni Lorraine. Wala na ako nagawa nang umalis na si Lloyd sa bahay namin, Papa Dudut. Awang-awa ako sa tatlo naming anak kasi kahit sila ay ayaw nilang umalis ang papa nila. Nang medyo kumalma na ako ay doon ko na pinaliwanag sa kanilang lahat. Sinabi ko na nag-decide ang papa nila na maghiwalay na kami kasi hindi na ito masaya sa akin at hindi na ako ang mahal ng papa nila. Ang sabi ko pa ay huwag silang mag-alala kasi hindi kami pababayaan ni Lloyd kahit na hindi na namin ito kasama sa bahay. Sinabi ko rin sa mga anak ko na huwag silang magtatanim ng galit sa papa nila at isipin nila na mas okay na magkahiwalay kami kesa sa magkasama nga kami pero palagi naman kaming mag-aaway. Alam ko na may hirapan ang mga anak ko sa naging pagbabago sa buhay namin. Kahit kasi ako ay hirap na hirap, Papa Dudut. Walang araw na hindi ako umiiyak. Araw-araw akong tinatawagan si Lloyd upang makiusap at magmakaawa na bumalik na siya sa bahay pero hindi na raw yon mangyayari. May isang beses na si Lorraine ang sumagot sa tawag ko. At ang sabi niya ay tigilan ko na raw si Lloyd dahil baka kung ano pa ang magawa niya sa akin. Tinupad naman ni Lloyd ang sinabi niya na hindi niya kami papabayaan dahil every 2 weeks ay nagpapadala siya ng pera para sa amin. Mahigit 2 buwan akong bagsak, Papa Dudut. Tamad na tamad akong kumilos at halos ang panganay ko nang gumagawa ng mga gawaing bahay. Hanggang isang araw ng Lunes, tanghali na nang lumabas ako ng kwarto. Nakita ko ang panganay naming babae na naghuhugas ng mga pinagkainan sa kusina. Anak, Monday ngayon, di ba? Bakit nandito ka sa bahay? Wala ka bang pasok ngayon? Ang nagtataka kong tanong sa kanya. May pasok po kami, Ma, pero hindi muna ako papasok ngayon, tugon niya. Bakit, wala ka bang baon? Usisa ko. Meron naman po pero tambak na po kasi ang labahin natin eh. Maglalaba po muna ako ngayon. Hindi po kasi nagawa nung weekend kasi may practice kami ng mga kaklase ko ng sayaw para sa school program sa Friday. Ang nakangiting sabi ng panganay ko. Sa narinig ko na yon ay para akong pinukpok ng bato sa ulo ng malakas na naging dahilan ng aking pagkagising, Papa Dudut. Doon ko na-realize na sobra ko nang napabayaan ang mga anak ko to the point na kailangan ng lumiban sa school ng panganay ko para lamang gawin ang mga gawain na dapat ay ako ang gumagawa. Kaya simula noon ay sinikap kong maging malakas, hindi lang para sa aking sarili, Papa Dudut, kundi higit pa para sa 3 kong anak. Kailangan nila ako, Papa Dudut, at hindi ko dapat sila pabayaan. Kung ako ay iniwan ng asawa, iniwanan din sila ng tatay. Pero parang mas matatag pa sila kesa sa akin. Kasi nagagawa nilang ituloy ang normal nilang buhay. Ako ang nanay, kaya ako dapat ang pinagkukunan nila ng lakas. Unti-unti akong tumayo, Papa Dudut. Ibinalik ko ang dating ako bilang isang nanay na inaasikaso ang kanyang mga anak. Isinantabi ko muna ang pag-iwan sa amin ni Lloyd. Dahil sa hindi naman pumapalya si Lloyd sa pagbibigay ng sustento, ay nagtabi ako ng paunti-unti at nagkaroon ako ng sapat na puhunan. Ay nagbukas ako ng sari-sari store sa tapat ng bahay at tinuloy ko na rin ang pagbebenta ng cupcake at cookies. Malaki ang naitulong sa akin ang mga maliliit na business na binuksan ko dahil mas naging busy ang katawang ko at utak ko. Imbis na isipin ko si Lloyd, ay mas iniisip ko na ang mga anak ko at mga gawaing bahay at syempre ang aking business. Hanggang sa dumating na ako sa point na tinanggap ko na lamang na hindi na talaga babalik sa amin si Lloyd. Dahil masaya na ito kay Lorraine. Naisip ko rin na tama si Lorraine. Hayaan ko na lamang ang asawa ko kung saan ito masaya. Isang araw ay nagulat ako nang bumisita si Lloyd sa bahay na kasama si Lorraine. May dala siyang pasalubong para sa mga anak namin. Nag-Singapore pala si Lorraine. May kaunti akong inggit na naramdaman kasi kahit minsan ay hindi ako inaya ni Lloyd na mag out of the country kami. Pero ganun pa man ay hindi na lamang ako nagsalita at kung ano at naging masaya na lamang ako kasi ginagampanan pa rin ni Lloyd ang pagiging tatay sa 3 naming anak. Nang nakita ni Lloyd ang sari-sari store ay pinagalitan pa niya ako. Pinapapangit ko raw ang bahay namin. Nakita niya rin
ang mga ginagamit ko sa pagbibake at tinawanan niya ako kasi buti raw ay merong nag-o-order sa akin. Hindi kasi siya tiwala sa baking skills ko kahit na isang beses ay hindi naman niya ninikman ang mga binibake ko dati. Nagpatuloy ako sa buhay, Papa Dudut. Ginawa ko ang lahat para maging isang mabuting magulang sa mga anak ko kahit na wala na si Lloyd sa bahay. Makalipas nga ang 2 taon ay sobra akong natuwa dahil ang dating sari-sari store ay naging mini grocery na. Minaximize ko ang natitirang space sa harapan ng bahay namin para sa mini grocery, Papa Dudut. Tanggap na tanggap ko na rin na wala na talaga kami ni Lloyd at hindi na siya babalik sa akin. Natuto na rin akong mag-ayos ng aking sarili. Nawala na rin ako ng interes na makibalita sa nangyayari kina Lloyd at Lorraine. Ang mahalaga lang sa akin ay ang sustento ni Lloyd sa mga anak namin. 2 years ka ng single, Dahlia. Baka naman may bala ka ng magkaroon ng jowa. Turan sa akin ang kaibigan kong babae nang bumisita siya sa bahay. Natawa pa nga ako sa sinabi niya. Paano kung magkaka-jowa eh wala naman ang liligaw sa akin? Wika ko. Eh kasi hindi ka lumalandi at hindi ka lumalabas. Alam mo, sumama ka sa amin sa Boracay next week. 3 days lang naman tayo doon. Malay mo, doon mo makilala ang ipapalit mo kay Lloyd. Kinikilig na sabi ng kaibigan ko. Diyos ko, pupunta lang ako sa Boracay para lumandi, hindi na no, turan ko. Pinilit ako ng kaibigan ko na sumama sa kanila sa Boracay hanggang sa napapayag na nila ko. Nakiusap na lamang ako sa nanay ko na baka siya muna ang tumingin sa mga anak ko habang nagbabakasyon ako at pumayag naman siya. Kailangan ko rin daw na mag-relax paminsan-minsan dahil sobrang sipag ko masyado. Nagbiro pa si nanay na baka raw ang mini grocery ko ay maging supermarket na sa sobrang sipag ko. Tumuloy ako sa Boracay kasamang mga kaibigan ko na lahat ay kasama ang kani-kanilang asawa. Nang nandun na kami ay wala akong ginawa kundi ang mag-enjoy. Isang gabi inayan nila ako ng mga kaibigan ko na mag-inom sa isang bar. Hanggang sa may pinakilalang lalaki ang asawa ng isa kong kaibigan. Ang pangalan ng lalaki ay Chito. Matanda siya sa akin ng 3 taon at single siya. Wala siyang asawa at anak. Sa Makati raw siya nag-work at nakatira. Nahiya na akong hindi kausapin si Chito ng gabing yon kasi sa akin siya ipinakilala. Saka inisip ko na sa gabing yon ko lamang naman siya makakausap. Hindi rin ako nahiyang sabihin sa kanya na hiwalay ako sa asawa at may 3 akong anak. Natapos ng bakasyon namin sa Boracay, bumalik na ako sa realidad. Malaki ang naitulong ng bakasyon na yon sa akin para ma-recharge ako, Papa Dudut. Isang araw ay nagulat ako nang makatanggap ako ng tawag mula kay Chito. Ang bruha ko palang kaibigan, ibinigay kay Chito ang cellphone number ko. Pero dahil sa nararamdaman kong mabait nga itong si Chito, ay in-entertain ko siya. Nang mag-aya siya ng isang dinner date ay pumayag ako. Binigyan pa niya ako ng bulaklak sa date naming yon. Medyo naluha pa nga ako kasi naalala ko na yun ang unang beses na may nagbigay sa akin ng flowers. Kahit kasi si Lloyd ay hindi ako nabigyan ng ganon. Inihatid pa ako ni Lloyd sa bahay dahil meron siyang sasakyan. Yun ang naging simula ng madalas naming pagde-date ni Chito. Ipinaalam ko na yon sa mga anak ko at wala akong natanggap na pagtutol sa kanila. Siguro ay naisip din nila na kailangan ko rin na maging masaya. Nagtapat na si Chito sa akin na mahal niya ako at handa siyang tanggapin ang mga anak ko. Wala raw kaso sa kanya ang bagay na yon dahil hindi yun hadlang para mahalin niya ako. Nang time na yon ay mahal ko na rin si Chito, kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na sagutin siya. Naisip ko rin na oras na rin yon upang pagbigyan ko naman na maging masaya ang puso ko. Ipinaramdam sa akin ni Chito na karapat dapat akong mahalin, Papa Dudut. Marami siyang bagay na ginawa na hindi ko na-experience noong kami pa ni Lloyd. Itinuring niya akong reyna. Nakita naman ng mga anak ko ang pagtrato ni Chito sa akin kaya tuluyan nilang tinanggap na may iba na akong minamahal. Halos araw-araw din na nasa bahay si Chito kaya nakaklose na niya ang 3 kong anak. Napalagay na rin ang loob ng mga anak ko kay Chito dahil hindi lang ako ang minahal niya kundi maging ang mga anak ko.
Nang magwa 1 year na ang relasyon namin ni Chito ay napag-isipan ko nang maging legal ang paghihiwalay namin ni Lloyd. Inausap ko si Lloyd tungkol sa bagay na yon at wala siyang naging pagtutol. Bakit mo pala naisipan yan? May boyfriend ka na ba ngayon? Tanong ni Lloyd sa akin. Oo, meron na. Kaklose na nga siya ng mga anak natin. Okay naman siya. Mabait saka ramdam ko na mahal niya ako. Nakilala ko siya nung nagpunta kami ng mga kaibigan ko sa Boracay. Casual kong sagot. Mabuti naman kung ganun, at least hindi na ako nangangamba na manggugulo ka pa sa amin ni Lorraine. Pero talagang may time ka pang mag-Boracay. Baka naman pinapabayaan mo na mga anak ko at puro pagpapasarap na lang ang inaatupag mo. Parang nangiinis pa niyang sabi. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila pinapabayaan. Kahit sila pa ang tanungin mo, bisitahin mo rin kasi sila kung minsan at hindi puro si Lorraine ang binibigyan mo ng atensyon. Ganting pang-aasar ko pa kay Lloyd. Natawa na lamang ako sa sinabing yun ni Lloyd. Hindi ko alam kung paano niya nasabi na may balak pa akong manggulo. Gayong ilang buwan ko lang naman silang ginulo simula nang makipaghiwalay siya sa akin. Isang araw, isang hindi magandang balitang dumating sa amin ng mga anak ko. Nagulat ako nang bigla na lamang nagpunta si Lorraine sa bahay nang hindi niya kasama si Lloyd. Sinabi niya sa akin na na-stroke si Lloyd at nasa ospital. Ani ay huwag na raw muna kaming humingi ng sustento kay Lloyd dahil mukhang hindi na ito makakapagtrabaho. Kalahati kasi ng katawan ni Lloyd ay naparalisado. Magagalaw na raw ni Lloyd ang savings nito. Ang sabi ko naman kay Lorraine ay huwag siyang mag-alala dahil simula ng araw na yon ay kahit huwag nang magbigay sa amin si Lloyd ng pera. At ilaan na lamang nito ang pera nito sa pagpapagamot niya. Kaya ko namang buhayin ang mga anak ko gamit ang kinikita ko sa aking negosyo. Basta ang sabi ko ay payagan niya ang mga anak ko na bisitahin si Lloyd sa bahay nito dahil alam ko na mag-aalala ang mga anak ko kapag nalaman ang lagay ng kanilang tatay. Nagkasundo naman kami ni Lorraine pagdating sa bagay na yon. Lumipas nga mga araw at halos araw-araw na tumatawag at nagchat-chat si Lorraine sa akin. Panay ang reklamo niya tungkol sa pag-aalaga kay Lloyd. Hindi na raw kasi ito nakakatayo lalo na kapag dudumi. Kung minsan daw ay nadudumi na ito sa shorts at hindi na umaabot sa banyo. Kapag nagsasalita raw si Lloyd at may kailangan ay hindi nito maintindihan. May mga araw din na hindi na siya nakakapagtrabaho dahil kailangan niyang alagaan si Lloyd. Naawa ko sa kalagayan ni Lloyd, Papa Dudut. Hindi naman kasi ako bato para hindi makaramdam ng ganon, lalo na at meron din kaming pinagsamahan dati. Pinayuhan ko na lamang si Lorraine na pagtiyagaan at unawain si Lloyd dahil sa kondisyon nito. Sabi ko pa ay kung talagang mahal niya si Lloyd, ay hindi na dapat siya nagreklamo. Ganon naman talaga kapag mahal mo ang isang tao. Kailangan mong magsakripisyo. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan at tumawag sa akin si Lorraine. Nanghihingi siya ng pera para sa mga gamot at pangangailangan ni Lloyd. Pati raw ang savings niya ay nauubos na nang dahil kay Lloyd. Alam mo, mas mabuti pa siguro na ibalik ko na sa iyo si Lloyd. Ikaw na lang ang mag-alaga, total ikaw naman ang asawa. Hindi ko talaga kayang alagaan siya. Pati sarili ko ay napapabayaan ko na nang dahil sa kanya. Ang naiinis na wika ni Lorraine habang magkausap kami sa cellphone. Lorraine, pagtiyagaan mo lang si Lloyd ha. Tuloy naman ang therapy niya, hindi ba? Malay mo, bumalik ang dati niyang lakas at katawan. Turan ko. Ang akala ko noon ay nagbibiro lang si Lorraine sa sinabi niyang ibabalik niya si Lloyd sa akin. Kaya laking gulat ko nang isang umaga ay dumating si Lorraine sa bahay. Kasama niya si Lloyd na nasa wheelchair na akala mo'y isang lantang gulay. Ang laki ng ipinayat niya at ibinagsak ng kanyang katawan. Sobrang layo na niya sa dating Lloyd na matikas. Narealize ko na seryoso si Lorraine sa pagbabalik niya kay Lloyd sa akin dahil lahat ng gamit ni Lloyd ay dala na niya. Mabilis niyang pinaliwanag sa akin ang mga dapat kong gawin kay Lloyd at pati ng schedule ng therapy nito. Talagang nagulat ako sa mga nangyaring yon, Papa Dudut. Wala na nga akong choice kundi ang tanggapin si Lloyd sa bahay namin. Sa kwarto ko nilagay si Lloyd at nag-decide ako na doon muna ako matutulog sa kwarto ng aking panganay na anak dahil madalas din naman siyang wala sa bahay. Nakita ko ang lungkot sa mga anak ko nang nakita nila ang nangyari sa tatay nila. Agad kong sinabi kay Chito ang pagbabalik ni Lorraine kay Lloyd sa akin.
At sinabi ko sa kanya na hindi ibig sabihin noon ay babalik na rin si Lloyd sa puso ko kasi siya na ang mahal ko. Ano ka ba? Hindi mo kailangan mag-explain sa akin. May tiwala ko sa iyo, Dahlia. At alam ko na ginagawa mo lang yan dahil mabuti kang tao. Buong pangunawang sabi pa ni Chito. Maraming salamat, Chito, sa pag-iintindi. Hindi ko kasi talaga pwedeng pabayaan si Lloyd kasi alam ko na malulungkot ang mga anak ko kapag nawala siya o may masamang nangyari sa kanya, sabi ko. Simula noon ay wala na akong narinig pa kay Lorraine. Kahit ang kumustahin man lang si Lloyd ay hindi na niya ginawa pa. Habang si Lloyd naman ay hindi ko pinabayaan. Itinuring ko siyang isang kaibigan na nangangailangan ng aking tulong. Ako ang personal na nag-asikaso sa kanya at nagbibigay ng kailangan niya. Lahat ng gamot at therapy niya ay ako na rin ang gumastos at may kaunting tulong akong nakuha sa pamilya niya. Hindi na rin kasi siya kayang alagaan ang parents niya dahil matatanda na ang mga yon, Papa Dudut. Nung una'y nahihiya pa si Lloyd kapag papaliguan ko siya, may pagtakip pa siya sa katawan niya. Biniro ko pa nga siya na hindi na niya yon kailangan pang itago sa akin kasi nakita ko na yon. Ramdam ko na sobrang nahihiya sa akin si Lloyd, Papa Dudut. Hindi niya siguro inaasahan. Napatapos ng mga ginawa niya sa akin ay nagawa ko pa rin siyang alagaan at asikasuhin. Ako naman ay wala na yon sa akin kasi naka-move on ako. Ginagawa ko lamang yon kasi alam ko na wala nang ibang mag-aalaga kay Lloyd kundi ako lamang. Medyo naapektuhan nga lang ang pagtuto ko sa business ko noong una pero nang magtagal ng kaunti na sanay na rin ako. Time management lang talaga, Papa Dudut. Lloyd, papalitan na kita ng diaper ha? Sabi ko kay Lloyd nang pumasok ako sa kwarto niya, dala ang malinis na diaper. Habang pinapalitan ko siya ng diaper ay pabulol na sinabi sa akin ni Lloyd. Nabuti raw ay hindi ako nandidiri sa dumi niya. Ibang-iba raw ako kay Lorraine na kapag pinapalitan siya ng diaper ay nagagalit sa kanya at minumura pa siya. Ang sabi ko naman ay hindi talaga kasi tatlong baby ba naman ang dumaan sa akin kaya wala na sa akin ang dumi kasi nasanay na ako sa ganon. Nakita ko naman kay Chito na sobrang naunawaan niya ako sa mga ginagawa kong pag-aalaga kay Lloyd. Kahit may pagkakataon na hindi na kami nakakalabas kasi mas kailangan ako ni Lloyd sa tabi nito. Si Chito rin na nag-a-adjust at mas pinipili namin na sa bahay na lamang mag-date. Nagluluto na lamang ako ng pagkain na pwede naming pagsaluhan. Narealize ko rin na mas okay ang ganon kasi mas matipid tapos ay nakakasama at nakakabanding pa namin ang mga anak ko. Formal ko na rin na ipinakilala si Chito at Lloyd sa isa't isa. Masaya ako na may bago ka ng mahal, Dahlia. Ramdam ko rin na mahal ka ni Chito. Masaya ako na may lalaki nang tumatrato sa iyo ng tama. Hindi ko yung nagawa sa iyo. Palagi kitang binabaliwala noon at sinasaktan pa kita. Kahit nabubulol ang salita ni Lloyd ay pilit ko yung iniintindi. Naluha ako sa sinabi niyo ni Lloyd, Papa Dudut. Pero kung hindi mo ako iniwanan, ay hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na gawin mo ang gusto mong gawin. Kagaya ng pagninegosyo, hindi ko malalaman na malakas pala ako kaya dapat din ako magpasalamat sa iyo. Tugon ko naman kay Lloyd. Ilan sa mga kaibigan ko at kamag-anak ko ang kumwestiyon sa ginawa kong pag-aalaga sa asawa ko na ipinagpalit ako at iniwan ako para sa ibang babae. Dapat daw ay hindi ko tinanggap si Lloyd at hinayaan ko si Lorraine na mahirapan. Noong malakas pa raw si Lloyd ay si Lorraine ang nakinabang tapos ngayon parang lantang gulay na ay ako ang nagpapakahirap. Sabi ko na lamang ay hindi ko pwedeng pabayaan si Lloyd para sa mga anak ko. Ginagawa ko kako yon para sa tatlo naming mga anak. Isang gabi habang pinapakain ko si Lloyd ay bigla na lamang siyang umiyak na parang isang bata. Natakot ako kasi ang una kong naisip ay merong masakit sa kanya. Yun pala ay sa sobra siyang nagpapasalamat sa akin kasi tinanggap ko pa rin siya. Kahit alam daw niya sa sarili niya na maiintindihan niya ako kung hindi ko siya tatanggapin. Papatawarin mo ako, Dahlia. Alam ko na huli na ang lahat para maibalik pa natin ang dati pero sana ay mapatawad mo ako. Nagsisisi na ako sa lahat ng mga ginawa ko sa iyo. Ang umiiyak na sabi pa ni Lloyd. Matagal na kitang pinatawad. Kahit na hindi ka humingi ng tawad sa akin noon ay pinatawad na kita. Saka tama na ang pag-iyak mo at baka makita ka ng mga bata.
Basta isa lang ang gusto kong maging kapalit ng lahat ng ginagawa ko sa iyo ngayon, Lloyd. Magpalakas ka. Ibalik mo ang dating ikaw para sa mga anak natin kasi nahihirapan sila at nasasaktan kapag nakikita kang ganyan. Pigil ang luha kong sabi sa kanya. Ipinangako ni Lloyd na gagawin niya ang lahat para magpalakas. Ako naman ay nangako rin sa kanya na hindi ko siya pababayaan. Nakita ni Chito ang hirap ko sa pag-aalaga kay Lloyd, kaya kahit siya kung minsan ay tinutulungan ako pagdating kay Lloyd. May mga pagkakataon na pinapaliguan ni Chito si Lloyd at kapag hindi ako pwede ay si Chito ang sumasama kay Lloyd kapag meron itong schedule ng therapy. Tinuloy ko ang pagpapawalang bisa ng kasal namin ni Lloyd at napakahabang proseso pala yon, Papa Dudut. Pero kahit na legal na ang aming paghihiwalay, ay pinagpatuloy ko pa rin ang pag-aalaga sa kanya at nakakatuwa kasi nakikikooperate si Lloyd. Gusto rin niya talaga na lumakas kahit papaano. Ilang taon din ang binilang bago nagkaroon ng improvement sa kondisyon ni Lloyd. Umayos na kahit papaano ang kanyang pagsasalita kaya kapag meron siyang kailangan ay agad naming naibibigay. Kahit papaano ay nakabawi na siya ng lakas na nawala sa kanya at hindi na siya kagaya ng dati na dapat ay binabantayan. Sa kasalukuyan ay nasa bahay pa rin si Lloyd, Papa Dudut. Naging normal na sa aming lahat na ako ang nag-aalaga sa dati kong asawa na nag-iwan sa akin. Kami naman ni Chito ay nagpaplano na magpakasal sa tamang panahon. Sa ngayon ay ini-enjoy pa namin ang pagiging magkasintahan namin. Sobra din akong natutuwa kasi hindi nagtanim ng galit ng mga anak ko kay Lloyd. Kasi kung ganoon ang nangyari ay baka hindi man lang nila matignan ang kanilang tatay. Hindi ko sila tinuruan na maggalit sa tatay nila kasi baliktarin man ang mundo ay tatay pa rin nila si Lloyd. Alam ko na hanggang sa ngayon ay marami pa rin ang nagsasabi na tanga ko kasi inalagaan ko si Lloyd. Pero para sa akin ay hindi yung katanghan, yun ay ang pagiging mabuti sa kabila ng hindi magandang ginawa sa iyo ng isang tao. At kung tatanungin ako kung meron ba akong pinagsisisihan sa ginawa ko, yung totoo ay wala. Ginawa ko lang ang tama at dapat sa tingin ko, Papa Dudut. Isa pa ay wala ng silbi kung magtatanim ako ng galit kay Lloyd. Lalo na ngayon na may isang lalaki na tinanggap ang lahat-lahat sa akin at iyon ay si Chito. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Papa Dudut. Sana kahit papaano ay nakapagbigay ito ng aral o inspirasyon sa mga makakarinig. Maraming salamat, Papa Dudut. Sana ay patuloy kang i-bless ng ating pong may kapal. Lubos na nagmamahal, Dahlia. Malaki ang nagawa ng pagpapatawad ng isang tao sa nagkasala sa kanya. Napapalaya ka ng pagpapatawad sa galit at lahat ng negatibong emosyon na maaring maging dahilan para makagawa ka ng isang desisyon na habang buhay mong pagsisisihan. May mga pagkakataon man na ang taong nakagawa ng mali sa atin ay hindi humingi ng tawad, patawarin po natin sila. Hindi mo yon gagawin para sa kanila o sa kanya, kundi para sa iyong sarili. Tunay din na kung ano ang iyong itinanim ay iyon ang iyong aanihin. Kapag gumawa ka ng masama sa isang tao ay masama din ang aanihin mo. Kaya mag-iingat sa taong ginagawa natin ang masama dahil kung minsan ay mapagbiro ang tadhana. Kung sino pa ang ginawan mo ng hindi maganda ay siya pa pala ang tutulong sa iyo sa huli. At ito ay isang napakasakit na karma kapag ito po ay nangyari. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut.
Stories. Papa Dudut Stories.